Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 6. Ika-15 taon noon ng pag-ahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Trachonite, at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sinaanas at Caiphas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, "Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, 'Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang liko-liko at mapapatag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating ebanghelyo ngayon ay binanggit ni San Lucas ang mga namumuno sa panahon ng paglitaw ni Juan Bautista, gaya ni Tiberius, Pontius Pilate, Herodes at iba pa. Why? Sapagkat si Juan Bautista ay karugtong sa istorya ng pinakadakilang taong darating sa buhay ng mga Israelita, ang Panginoong Hesukristo. Ang mga namumunong malalaking tao tulad ni Pontius Pilate ay hindi binigyang pansin ng Diyos upang siyang mangaral ng pagpapatawad sa kasalanan, bagkus ito ay kanyang ibinigay sa isang simpleng tao lamang na lumalakad sa ilang, si Juan Bautista. Bago pa man isilang si Juan Bautista, ay pinili na siya ng Diyos. Marahil ay ito ang mabuting plano ng Diyos, piliin ang mahirap na siyang gaganap ng ministeryo na ipakikilala ang pagdating ng anak ng Diyos at ipapahayag ang bautismo ng pagsisisi. Pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pinili ang simpleng tao na to, na si Juan Bautista, na mangaral ng bautismo, pagsisisi at kapatawaran sa maraming mahihirap at simpleng tao, dahil batid ng Diyos na mauunawaan nila ang mga sinasabi ni Juan, dahil ika nga, "It takes one to know one." Ang mayaman o ang mayayaman at matataas na tao, lalo na kung namumuno sa isang bansa, mind you mga kapatid, madalas ay hindi pinakikinggan ang boses ng mabababa ang posisyon sa kanya o ang mga taong mabababa ang posisyon sa lipunan. At sa atin pong panahon ngayon, mayroon pa ding mga leader o pinuno ng bansa na ayaw pakinggan ang hinaing o boses ng nakararaming simpleng tao o boses ng mamamayan. Nagsusumbong na po ang tao, lumalabas na ang boses sa ilang sa mga nagaganap na katiwalian. Kaya po ang Panginoong Hesukristo ay nandyan sa ating tabi, puso at isipan, upang tayo ay gabayan sa mabuting tao na tulad ni Juan Bautista, na simple at walang bahid ng panluloko ang siyang dapat mamuno sa ating bayan. Amen.